nakasikap yung update dito, no? Latest update dito sa Section 2A ng Skyway Stage 3. Double decker po ang gagawin dito at ang contractor na gumagawa ay Dumduma Construction and Trading Corporation. Ito yung pangalawang coping beam. In-adjust lang pala nila yung platform. Parang doon na ata sa taas na, no? Yung pangalawang deck yung kanilang gagawin. Ito naman sa dalawang pier na gagawin, ito yung napapaikutan ng sheet pile. So hindi pa natitirigan ang temporary steel casing. Punan ko po muna dito sa May Thomas Claudio, no? Dito siya i-coconnect yung Section 2A o sanga ng Skyway Stage 3 na to, no? Ito yung northbound sa baba at ayan yung southbound. Papuntang south po yan, papuntang NLEX naman to. Bali, kakaliwa siya, dire-direcho dun sa kabahayan at hanggang dun na yun sa Padre Jacinto Zamora Bridge. So ang dami mga pasahero na nag-aantay ngayon dito sa PNR. Malapit na rin magkaroon ng closure to by January, kalagitnaan ng January. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko, eh ano. At ngayon naman mga kasikap, dako naman po tayo sa may Section 2A ng Skyway Stage 3. So dito tayo mag-umpisa ng ating vlog. Kali, continue na lang po natin. Magbiwalayin natin ang upload kasi masyado nang mahaba. At dito tayo ngayon sa may service road ng Ramon Magsaysay Boulevard. At kakana tayo dito sa Old Santa Mesa Street. Kabahan na po ito ng Old Santa Mesa Street. Ito pinabaybay po natin. Time check po tayo, ika-7 na po at ika-2 po ng umaga. Kakana na po tayo dito sa Paco Santa Mesa Road. At salamat dahil hindi gaanong matraffic ngayon dito. Dahil araw po ngayon ng Sabado, bihira lang yung mga jeepney na namapasada. Kaya hindi gaanong matraffic. At pansamantala muna tayong titigil dito para muna nang nakahinto. Pumuna natin po nang tong Maui Oasis. Ito yung tunnel at yung Polytechnic University doon po yun sa kanan natin. Ito yung NCR, yung right of way niya. May mga barracks dyan. Tapos yung construction na ginagawa patungo dun. Sa Maynilad po yan. Inaayos nila yung mga ano nila, mga tubo na konektado dun para pag nag-umpisa ang NCR, hindi na sila makikipagsabayan na magkumpuni dyan. No? Kaya ngayon pa lang inaayos na nila. So, ito na mga kasikap yung update dito, no? Latest update dito sa Section 2A ng Skyway Stage 3. Double decker po ang gagawin dito at ang contractor na gumagawa ay Dumduma Construction and Trading Corporation. Bali, yung unang coping beam dito sa lower deck niya, okay, natapos na. Tapos yung mga pier niya, nakabalot na ng gunny bag. Kung mapapansin natin na mas mahaba yung column dito sa kanan at dito sa kaliwa naman, yung pouring niya hanggang dyan lang. So, parang kalahati. So, wala akong idea kung bakit ganun. O baka tatapusin pa nila yan hanggang dun sa taas, ipo-pouring pa, additional. Dati, tinanggal nila yung platform para dito sa lower deck na coping beam. Ngayon, ay ini-installan ulit nila ng panibago naman. Ito yung mga steel beam na nilalagay nila, tapos yung mga scaffolding support. Yan, binubuo ulit nila. Di ko alam kung ito na yung
progress para sa pangalawang coping beam naman dun sa upper deck. At ito yung nakabukod dito sa kaliwa natin. Ito yung magiging off ramp from Tomas Claudio, no? Skyway Stage 3. Kasi ito, Skyway Stage 3 pa din naman to. Pero kumbaga sanga na lang to, sanga. Section 2A po ito. So itong Skyway Stage 3, mga kasikap, binubuo po yan ng limang section, no? Section 1, Section 2, Section 3, Section 4, at Section 5. Ang Section 5 yung pinakadulo na doon sa Balintawak patungo na doon sa NLEX. Ito dito, Section 2A naman. Kumbaga sa nga ng Skyway Stage 3 patungo dito sa PUP Santa Mesa. At dito sila magkoconnect ng NLEX connector na Section 2 naman ng NLEX connector. Double decker po ang gagawin dito. At off-ramp dito sa kaliwa. So yung on-ramp, wala pang progress, no? Baka dito naman gagaling yun sa NLEX connector, no? CRBC yung gumagawa ng NLEX connector mula Spanya Boulevard patungo dito sa PUP Santa Mesa. So diretso na tayo. So ito na yung pinaka-latest na progress niya ngayon dito. Bibihira lang din yung nakikita akong mga empleyado. Ayun, no? Yung mga heavy equipment ng Maynilad. Puspusan din yung ginagawa nila dun sa kabila pag-ayos ng kanilang mga tubo. Ito yung pangalawang coping beam. In-adjust lang pala nila yung platform. Parang doon na ata sa taas na, no? Yung pangalawang deck yung kanilang gagawin. Dito naman sa pangatlong coping beam, makikita natin na buo na yung mga rebar cages niya. Tabayanan natin kung ano yung magiging progress pa dito sa ano. Lagi naman akong nakasusubaybay at nagbabantay kung ano yung kaganapan dito. Kaya sa mga kasigap natin na nice magsubaybay din, no? Makibalita kung ano yung progress dito. Mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Dito pa, yung nasa likuran nila nakasigap. Dito naman sa dalawang pier na gagawin, ito yung napapaikutan ng sheet pile. So di pa natitirigan na temporary steel casing na magiging forma niya para sa pundasyon. Ganon din dito. At dito sa kaliwa natin yung magiging, ayan yung may mga numbering, 73C2, at ito naman 72C2. So ayan din yung mga numbering ng mga pier na kapartner dito sa kabila. Yung gagawin nila. Tagal-tagal pa siguro nila matibag yan. Eh, meron pa nga dito, ayan o, 70C1. So, magkakaroon pa dito ng ano, column. Ito yung pinakadulo. At ito na yung Padre Jacinto Zamora Bridge. Yan, dito may nakalagay sa tulay, malaking sulat na SMC. Ayan, meron pa dito, 67C1. Ito, mga ayan yung mga numbering mga kasikap ng ano. Ayan, dito naman, 66C1. Mga numbering na magiging ano dito kasi double decker na yung gagawin. Partner. Ayan. Dito naman 64C1 at ito naman 63C1. So yung distance ay medyo maiksi lang. Ayan. 62C1. Sa parapet wall na po yan. Dito na. Ayan. 61C1 at ito naman ay 60C2. Ayan na ata yung pinakalast. Yan. Tapos didiretso na yan patungo dun sa ano, sa Tomas Claudio. Didiretso na yan dyan, sa kabahayan. Update naman dito sa kabahayan, wala pa rin ano, sinyales ng demolisyon. So tuloy-tuloy pa rin siguro yung hearing niyan sa korte para sa mga kababayan nating tinamaan dyan. At ito na, yung Tomas Claudio. Meron na yan nakaabang na mga rebar. Ayan, nakatayo na. Baliwalo. Partner po yan. At merong rebar ng coping beam doon. Ayan, kinain na ng talahib. Napabayaan na. Singit po natin ulit dito yung dadaanan ng NSCR, North-South Commuters Railway Project. Unang ko po muna dito sa May Tomas Claudio. Ito yung start ng Section 2B, patungong San Juan River. At ayan yung kabahayan na dadaanan ng
Section 2A naman mula dito. Ito yung dito siya i-connect yung Section 2A o sanga ng Skyway Stage 3 na to, no. Ito yung northbound sa baba at ayan yung southbound papuntang south po yan, papuntang NLEX naman to. Bali kakaliwa siya dire-diretso dun sa kabayan at hanggang dun na yon sa may Padre Jacinto Zamora Bridge. Yan, at kunan natin dito sa baba yung PNR. So, ang daming mga pasahero na nag-aantay ngayon dito sa PNR. Malapit na rin magkaroon ng closure to by January, kalagitnaan ng January. Yan. Ito yung rail track niya at ito na rin yung stasyon ng Pandakan, Biyata Pandakan. Malaking tulong to pag natapos na to at maging elevated na siya. Kaya yung pag naging elevated na to, makakasikap yung viaduct ng NECR. Ganito siya kataas, no? At ito nga yung flyover na to yung i-demolish para sa gagawing viaduct ng NECR, magiging rail track ng PNR train. Halos kapantay siya dito sa lower deck ng Skyway Stage 3, ayan, no? So diretso na tayo doon, mga kasikap. Kaya po pala hindi na to nire-repair o inaayos na asfalto ng panibago tong flyover na to, dahil alam na pala ang kasasadlakan na itong flyover na to. Kaya hinahayaan na lang na maging ganito na, no? Pakaliwa sa Tana, Manila. At ayan yung PNR, train ng PNR dumadaan. Nawala yung saan kaya naiwan yung katawan niya, no? Yung makina lang yung nandun, ah. Kahilom po sa kanan, railroad crossing dyan, at nasa ilalim tayo na double decker ng Skyway Street. At ito din yung flyover sa kabila. Yan, yung mga nilabasan ng jeepney na yan, Labores Street po yan. At dito tayo mag-e-end ng ating vlog sa southbound sa may Plaza Azul. Tayo sa West Zamora Street. Ayan. Patungong Paco. Ayan, dyan dumadaan yung mga pampasadang mga jeepney at mga modern jeepney. So may construction doon na ginagawa. Pinapalaki yung mga drainage kaya matraffic po sa part na yan dumaan. Ayan, daming mga kapatid ngayon kasi pasalamat na namin ngayon. Pasalamat sa katandaan. Ayan, daming kapatid, oh. Excited na ako para bukas, mga kasikap. Para sa aming sasagawang pagpapasalamat. Naunang pagpapasalamat. So, napakasarap sa pakiramdam. Excited na ako bukas para sa papasalamat po namin. Papasalamat namin na sa loob ng isang taon, eh, naging maayos naman yung takbo ng buhay natin. Meron mga pagsubok sa papagtagumpayan natin, kaya kailangan nating ipagpasalamat yan sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At nandito na tayo, mga kasikap, sa may Plaza Azul. Ito na po yung progreso na ginagawa nila dito. At meron ng bantay, gwardiya, ayon, sinisita yung dalawang nangunguha ng bakal.
At ayan, magpapaalam na po ako mga kasikap. Dito na po nagtatapos ng video na to. Maraming maraming salamat po sa walang kapagurang pagsuporta nyo sa akin. Sa mga kasikap natin na bago lang sa aking YouTube channel, subscribe na lang po kung willing po kayo na suportahan ako. At bago nyo po sana lisanin tong video na to, pakilike na lang po mga kasikap. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po sa ating lahat. Angel, angel, baby, angel.